Good afternoon, Digit Navigant. Sa mainit nga po nating update sa inyo ngayong hapon ay pumapatungkol po dito sa pagsisigawan po ni Bossing ng Itbulega sa EAT kahapon. So, alam naman po natin lahat na hindi po nila ginagamit ang Itbulega sa kanilang show. And alam naman po natin ang dahilan dahil hindi pa po nila na ipapanalo ang trademark. Hindi pa sumasang-ayon sa kanila, no, na bit-biten nang wala pong walang sabit ang Itbulega. Although meron na pong mga attorneys na nagsasabi sa kanilang vlog na hindi po pwedeng pigilan ng TPNC ang Itbulega or ang TVJ na bitbitin ang Itbulega sa TV5. Pero siguro ayaw lamang din na ng TVJ na lumaki yung gulo, na lumaki yung problema pa. Kaya kung po pwede naman na magpasamantala muna sila, gagawin nila para mapabilis lamang ang aksyon sa trademark nila. At habang inaayos pa yan, eto muna, ano, EAT muna ang kanilang gagamitin. Pero kahapon ay proud, ano, na isinigaw ni Bossing ang Itbulega. At hinayaan po niya ang sugod bahay winner na pasalamatan po ang Itbulega. Dahil yun naman daw talaga ang dapat na itawag sa kanila. Nung napanood nyo naman na po siguro yung clip kahapon, ano? EAT, salamat po sa Itbulega. Yung sinasabi natin, alam nyo kung ano ang tawag sa amin talaga. Yeah! Sa Itbulega. Itbulega na, okay yan. Itbulega na, okay yan. Itbulega problema. Salamat po sa Itbulega. So base po kay Bossing, no, walang problema kung pasalamatan ng Itbulega. At itong sugod bahay winner nga ay inulit pa, no, sinasalamat Itbulega. Ibig sabihin naninindigan and naninindigan na TVJ is Itbulega, Itbulega is TVJ. Ngayon, hindi daw ba ito bawal? Maraming nagsasabi kasi baka mamayan yan, may magreklamo na ginagamit po ang Itbulega sa show nila o sa show ng TVJ. Binanggit lang naman okay lang na ang pasalamatan po ay Itbulega. Hindi naman po ang title ng show po o programa ng TVJ sa TV5 ay Itbulega din. It pa din, nabanggit lamang po kahapon. And the same time, meron nagsasabi, bakit kaya masyadong parang kumpiyansa ang TVJ or si Bossing? Na ipanalo na daw ba ng TVJ ang trademark? So, masasabi po natin kung naipanalo po na yan, baka po sa sobrang excited po nila ay ma-announce po bigla-bigla, ano. Pero still, hindi pa rin po nila ginagamit ang Itbulega, EAT pa din. Kasi, kung na-aprobahan na yan at meron na pong desisyon, ora-orada, papalta na po nila agad yan ng pangalan. Kasi, we all know and MVP knows na pansamantala lang ang gagamitin nilang title. And manalo matalo, hindi naman sa pagiging kumpiyansa ang TVJ, mahirap din magpakakampante. Dahil malakas din po ang mga halos-hos. So kahit malakas si Tito Sen, malakas din mga halos-hos. So bangayan po talaga yan, salpukan po talaga yan. Kaya mahirap pong magpakakampante. So hindi naman sa kumpiyansa masyado, manalo o matalo lamang kasi talaga ay sadyang alam natin. Alam nila sa sarili nila na sila ang tunay na Itbulega. Manalo, matalo, alam din ng sambayan ng Pilipino kung sino ang tunay na Itbulega. Kaya kahit ang Itbulega po ay nasa kabila, okay lang ayon kay Bossing. Okay lang na pasalamatan po yung Itbulega dahil pangharap lang. Kumbaga pang display lamang nilang EAT. Pero yung nasa loob po nila, sila ang tunay na Itbulega. Kaya nananatili na title man po ng kabilang Itbulega, sila ang tunay na pinasasalamatan dahil sila ang tunay na Itbulega. Kaya nga po nananatili na mataas po ang kanilang ratings. Kasi mas marami po ang naniniwala at sumasama po sa TVJ. Alam kasi ng mas marami kung sino ang totoo at tunay na may karapatan.
And speaking of rating, so ilang araw na po no, nananatili na sila. 1 week parang na straight po ng TVJ na sila po ang number one noon time show. Sana sa mga susunod na araw, sabihin man po nila na bumaba from 4% ang ratings ng TVJ. Ang importante sa atin, sila pa rin ang nangunguna. Kasi hindi naman po yung 4% na yun ay nadagdag sa kalaban, di ba? Na noon time show. Yun yung importante. Na yung mga nawala, eh hindi rin choice na manood sa kabila. Mayroon pong nagsasabi na unti-unti natatalo. Unti-unti na raw pong matatalo ng bagong Itbulaga ang TVJ dahil unti-unti pong tumataas ang kanilang ratings. So nakaraan nga raw po ay kaunti lang ang diferensya. And ang masasabi po natin doon, may pagmamalaki ba nila yon kung tumaas po ang bagong Itbulaga? Eh, dapat nga normal lang yun na mas mataas sila. Why? Sila po yung nasa malakas or malawak na coverage. So, dapat normal na sila po ang mangunguna sa EAT. Pero hindi eh. Mas nauungusan sila ng EAT, ng TV5. Kaya wag nilang ipagmalaki yun na mangunguna sila. Malamang sila yung nasa may malawak po na coverage. Kaya kung tumaas man po sila sa TVJ, it's normal. Ang hindi po normal, matalo sila. Nang wala man lang po sa kalahate ng coverage nila ang sakop ng TV5. Samantala, marami naman pong nagsasabi na sana bumalik na daw sa normal. Pati po yung delay sa sugod bahay. Para maungusan at hindi na po makahabol-habol ang Gisa Gedli. Para bumalik na ang mga hari ng sugod bahay. Napakarami daw po kasing nanggagaya sa kanila ngayon. Hindi isa kundi dalawa na daw ang gumagaya. Sabi dito ni Ogi Ismael, eto na ang ginaya ng generic na Itbulaga na Gisa Gedli. Sugod barangay ng original It, mga Dover Cods, panoorin ko mamaya sa YouTube. Wow na wow! Pinoy henyo, sana ibalik din. Totoo no, sana maibalik din po yon at huwag mong hayaan na magfiesta na lamang ang kabila na sila ang gumagamit ng mga segment po na pinasikat ng TVJ. Sana huwag po silang papayag at hayaan na lamang po ang kabila, no? Samantala, narito naman ang komento ni Amaka na friend, ha ha ha. Inggit sila kasi hindi sila nakasama sa kasikatan ng TVJ. Dito rin nila, magic yung kita from sponsors with laughing emoji. Bawas sahod sa ibang staff. Tapos sa kanila, magkakapatid, busog ang bulsa, pa-holiday-holiday lang. Huwag ganun, uy. Ako sana wag naman pong ganun ano, kung totoo na babawasan ang sahod ng mga staff. Tapos sila nga, pahaya-hayahay lang. Kasi ang mga staff na ito, dapat bigyan din nila ng pagpapahalaga bukod po sa mga host na mag-take po ng risk kahit alam nila na marami pong pangbabatikos ang kakaharapin nila. Dahil ang mga staff na ito ay mas pinili na magpaiwan sa TVJ sa kanila. Tapos ganito ang gagawin. Sana po hindi totoo ang chismis na ito na babawasan ang sahod ng mga staff ng fake Bulaga. Sabi naman ni Sir Vong Alfonso, whenever TVJ goes, that's where we are going. As of now, we don't have direct TV, so we can't watch TVJ on our TV. And we have COX cable that only has 2 Pinoy channels, GMA7 and ABS-CBN or TFC. That is why I'm patient enough watching TVJ in my phone on a YouTube. Samantala, narito naman at tingnan po natin ang July 8, 2023, Saturday po, noong araw ng Sabado. Ang graph po ng ratings ng TVJ, nananatili pa din naman po na number 1 at hindi pa rin po natatalo ang TVJ. Pero dito, no, ang sabi dito, TV5's new noontime show EAT dropped. So bumaba raw po ng 3.7% from the 8.4% rating recorded last Saturday. It concluded its first week at 4.7% rating based on the latest NUTAM report from Nielsen. So ang pinupunto po dito ay bumagsak from 8% to 4.7% na lamang ang ratings po ng TVJ.
So, ang daming G na G, no, sa pagbaba po ng pagbulusok ng ratings ng TVJ, hindi nila napapansin yung kanila pong pambatong noong time show, hindi naman po nakakaalis at hindi po nakakaangat ng mas mataas pa po sa ratings na nakukuha ng TVJ. Ang tanong nga, yung nawala ba na mga ratings ng TVJ, nalipat po ba sa ibang show? Hindi naman. Kaya meron pa ring rason para magsaya po ang mga legit The Record supporters. So yun lang po muna ng update natin ngayong araw. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa iba pa pong mga balita.